Semoga para kamu po sa ating lahat. Una po ang lubos na pasalamat at timahin ng Rosario sa inyong pagtungo dito sa ating pagpumulong upang ipahayag ang inyong napakahalagang suporta. Sa totoo lang po, masaya-masaya ang timahin ng Rosario at aaminin ko sa inyo na may good news tayo. Sa loob ng mga survey na nangyari noong 40 taon hanggang isang araw ay napakalaki na po ng nilalaman ng timahin ng Rosario sa ating mga at yan po ay dahil sa ating magagaling na Team HD advisors and leaders, sa mga election workers at sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po. Masyado niyo pong inalingan ang pangangalan. Parang wala nang matitira sa ating mga halaman. Parang PBA lang yan noong isang gabi kung saan nag-champion ang paboritong team natin, ang Barangay Ginebra. At ngayon, sa May 9, asahan po natin sa tulong niyong lahat, mga kapoy, nagpapasalamat na kami dahil magcha-champion po ang Team Hari Gerson. At alam ko na hindi kayo papayag na tayo ay matayag. At hindi kayo papayag na tayo ay matalo pa. Kaya mas lalo ninyong gagalingan ang inyong pangangamali. Dahil ang timhain ng Rosario may isang salita, pangnangako, ginagawa. Kumbaga po sa basketball, lamang na tayo ngayon. So kailangan natin press the ball muna. Kung kunti na ang oras, dadalawang minuto na, walang pa-foul, walang matetechnikan, walang makikipag-away, walang makakansyam. Hindi ho makakatulong sa atin ang kaguluhan. Dapat walang kaguluhan. Ang mahalaga, ligtas tayo lahat at magtatagumpay ang timahin na Rosario. Kaya kung ano man ang inyong marinig na kung ano-ano mga kwento, mga paninira, ay huwag niyong paniniwalaan. May mga trolls na pinabayaran sa Facebook, may mga dami accounts, huwag niyong pansinin. Dahil alam niyo, ang mga dami accounts at trolls ay kumikita lamang kapag yan ay ating pinapansin. Kung hindi natin papansinin yan, wala nang magbabayad yan. Hayaan niyo silang magutom kapag wala nang nagbabayad sa kanila. Dahil alam naman natin ang totoo at hindi maitatanggi ang tunay na nangyari noong panahon ng pandemya. Kaya kayo na andito ngayon. Hindi pwedeng pagtakpan ng kung ano-ano kwento ang inyong matitinding karanasan noong panahon ng pandemya. Napakadaling ng aral, napakadaling ng sugat na iniwan sa atin ng pandemya. Ang ilan sa atin nawalan ng mahal sa buhay. Kasama po kami dyan. Napakahirap na mawalan ng mahal sa buhay, lalong-lalo na kung naramdaman mo na parang walang tumutulong sa iyo. At dahil yan, alam ko, malinaw ang inyong isip, hindi kayo magkakamali sa muling pagpili ng pamumuno ngayong 2022. Kaya ang marapat po ay ating ipanalangin. Na una, maging mapayapa, malinis, at walang dayaan ang eleksyon. Pangalawa, ipanalangin natin at ngayong araw pa lang na ito ay tanggapin na natin na makakamit na natin ang isang bagong kabuyaw. Isang bagong kabuyaw kung saan ang lahat ng miyembro ng ating pamilya ay hindi pwedeng tanggihan kailanman sa ospital sa Kabuyaw, privado man o publiko, dahil bawat pamilya ng Tio Kabuyaw ay bibigyan natin ng tigit-tigisang health card at yan ang ibabayad ninyo sa lahat ng ospital sa Kabuyaw. Wala silang
mga tumanggi dahil may pagbayad na ang bawat pamilyang tinanong. Isang parang mabuyaw na available araw-araw ang labot ng ating mga senior citizen na mga may karamdaman na ng maintenance, na mga buntis na nagpa-vitamins, at mga bata na nagpapalakas dahil ang una natin gagawin ang body cam aalisin natin sa City Hall, ilalagay na natin sa sala, lugar, panay-panay, pandik, sa misino, mamati, baklaran, gulon, maninig, lahat ng parangay sa kabuyaw, lalagyan natin para hindi na kayo namamasahe. At sisiguraduhin natin na available araw-araw ang labo. Itatama natin ang presyo para mas marami ang makikinabang sa libreng gabon na kabuhin. At kung sakali na branded ang kailangan niyong gabon at wala niyan sa botika, huwag kayong makalala na andyan na po ang Mercury Drug. Ihanda niyo inyong reseta, dalhin niyo sa Mercury Drug, huwag niyo nang babayaran. Kami na ang magbabayad sa Mercury Drug. Sa kabuyaw na kung saan ang ating mga anak ay makapagtatapos lahat ng mag-aaral. Dahil ang bagong scholarship natin sa kabuyaw ay bibigay natin ang pantay-pantay, walang panakasan at walang pilihan. Ang bagong scholarship natin sa kabuyaw ay bibigay natin sa mga estudyante na gusto makatapos mag-aaral, matalino man o hindi matalinong estudyante upang matiyak na makatatapos mag-aaral ang mga anak. Ang gamit, uniforme at supplies ng mga bata ay hindi nyo naiintindihin taon-taon upang gastusan dahil kami na po ang bahana sa gamit, uniforme at supplies ng mga estudyante. Isang kabuyaw na maraming bagong darating na kumpanya, pabrika, komersyal na magbibigay ng hanap buhay at trabaho sa bawat ting kabuyaw dahil uutusan natin sila lahat na ang tanging tatanggapin ng muna nila sa trabaho dapat ting kabuyaw muna lahat. Isang kabuyaw na ating mga senior. Isang kabuyaw na may maayos na kalsada na ligtas makapagbabiyahe ang ating mga anak at pamilya papunta at pauwi ng bahay. Walang baha at isang kabuyaw na maraming ilaw bawat barangay na panglabas mo sa gabi para anak nasa Bonifacio Global City na. At higit sa lahat, isang bagong kabuyaw na protektado ang bawat pamilyang kabuyaw niyo. Walang krimen, walang droga, maunlad, malinis, walang traffic, at isang bagong kabuyaw na pwede mong magmalaki sa lahat ng iyong kakilala. Tiga kabuyaw ako at mahal ko ang lungsod ng kabuyaw. At yan po ang iHealth program ng Team Hangin del Rosario. Sinadya kong ulitin kahit narinig nyo na. Dahil gusto kong ipaalala na yan ay gagawin natin sa unang termino. Tatapusin natin yan, gagawin natin sa unang araw ng ating pagpupo at tatapusin sa unang termino ng Team Hari del Rosario. Kaya ngayon pa lang po ay nagpapasalamat na kami sa inyong lahat sapagkat nararamdaman natin na abot kamay na natin ang bagong kabuyaw. Sa pagkakataong ito, hindi po tayo pwedeng magkamali pa. Maigli na po ang oras natin. Hindi po pwedeng pagbasihan ng ating pagpili sa mamumuno ay nakapagnonotaryo lamang ng libre ay atin ang pipiliin. Hindi po pwedeng pagbasihan ang nakapagpapagawa lamang ng malalaking gusali habang kasagsagan ng pandemya na daang-daang milyon ang ginagastos ay ating pipiliin dahil tandaan ninyo ang aral na iniwan sa atin ng pandemya. Ang malalaking gusali na ginawa habang naghihirap ay hindi nakatulong upang maibsan ang gutom ng bawat pamilya. Tingnan mo yan.
ang mas kailangan natin mga pumuno ay yung lagi inyong nakikita. Nararamdaman ninyo at noong panahon ng pandemya, nakikita nyo sa kalsada, walang taong na hinaharap. Ano mang virus, makatulong lamang at palataan ang bawat pamilyang tigakabuyaw. At yan po ang Team Hain del Rosario. Kaya ang aking pong kahilingan, sabi ko po sa inyo, maigli na ang oras. Kung maari ng po sana, ang aking pong pakiusap, straight na po natin, 12-0 na po natin. At napakahalagang hindi makalimutan ang ating Vice Mayor. Ang ating Vice Mayor, maaaring bago sa inyong paningin, bago sa inyong pandinig, pero ang tao ito, walang bahid ng korupsyon at katiwalian. At higit sa lahat, hindi sinungaling ang ating Vice Mayor. Ang ating pong Vice Mayor, hindi pwedeng tawaran ng kakayahan sapagkat isang tunay na frontliner, magaling sa kalusugan dahil isang registered nurse. Magaling sa edukasyon sapagkat isang magaling na teacher. At higit sa lahat, isang nanay na kayong lahat ay mamahalin at hindi pababayaan. Ang ating Vice Mayor, ang asawa ng doktor ng bayan, Dr. Benjamin Cancicio del Rosario. Ang gagawin po nating Vice Mayor, ang kanyang may bahay, number one sa balota, Evelyn del Rosario. Papasalamat din po ko dahil ginawa niyo pong number one na posisyon nung huling eleksyon ang aking asawa na si Dr. Benji Cancicio del Rosario. Pwede niyo rin po ba kong gawin yung number one sa inyong mga puso bilang Vice Mayor? Salamat po. Ako po si Evelyn Gutierrez del Rosario, number one po sa balota bilang Vice Mayor. Ipamana, magpapatuloy po ng legasiya ng aking asawa na si Dr. Benji Cancicio del Rosario, lalo po patungkol sa kalusugan at edukasyon. Magiging ina at mga halaga sa bawat pamilyang Kabuyeño! Alam niyo po, nung nabubuhay pa po ang aking asawa na si Dr. Benji, palagi niya pong sinasabi sa akin na kailanmaman ang mamamayang Kabuyeño ay hindi niya daw po pababayaan, lalo patungkol sa kalusugan. Kung kaya naman po, ito po ay aking ipagpapatuloy at magiging pamantayan na bawat mamamayang Kabuyeño ay aking paglilingkuran at mamahalin. Tulad po ng pagmamahal na iniandog sa inyo ng aking asawa na si Dr. Benji Cancicio del Rosario. Alam niyo po, bilang ako po ay nagiging ina at mamumuno po ng sanggunian palusot. Titiyakin po natin ang lahat ng mga magagandang programa at proyekto ay magiging kapaki-pakinabang sa lusot ng Kabuyao. Lalo na po ang iHealth program ng ating Mayor Denha at ng buong team Hain del Rosario. Ito po ay sisiguraduhin natin na mapagtitibay at magkakaroon ng katuparan para po mapakinabangan ng bawat mamamayang Kabuyeño. Alam niyo po, ito naman po ay akin lamang yung napanood. Ano po? Sa social media o sa Facebook. Ang sabi daw po ng aking katunggali, kontrolado na daw po nila ang darating na resulta ng halalan. Papayag po ba kayo? Papayag po ba tayo na mababaliwala ang ating boto? Siyempre po, hindi. Di ba po? Dahil naniniwala ako na tanging Panginoon lamang ang nakakaalam
kung sino po ang mga karapat dapat na mapanulog sa darating na Mayo ang 9 na manunungkulan ng tapat at totoo dito sa pamamahalang Kabuyaw. Samahan niyo po kami ang buong team Hain del Rosario. Ano po? Dahil po, pagluklok po namin sa July 1, ibabalik namin sa inyo ang tiwala nyo sa gobyerno. At magkakaroon na po kayo ng bagong gobyerno na hindi nyo na po kailangan hanapin pa. Bagong gobyerno na tutubo na agad sa inyong mga pangangailangan. At bagong gobyerno na hindi nyo na po kailangan magmakaawa pa na kayo ay tutulungan. Dahil sa oras na kailangan nyo, nandyan po kaming lahat agad-agad, ang buong team Hain del Rosario. Dahil po, kami po ay naniniwala na ang pera ng bayan dapat may balik sa bawat mamamayan. Pwede nyo, kami po yung nakikiusap. Ano po, pwede nyo po ba kami gawing vote straight or 12-0? Yung malakas po. 12-0? Pwede? Ayan, maraming nakakataba po ng puso. Maraming salamat po sa inyo. Ano po? Gawin nyo na po kami 12-0 dahil handog po namin sa inyo ang malusog, maliwanag, maunlad, at bagong Kabuyaw! Muli, ako po si Evelyn Gutierrez del Rosario, number one po ako sa Balota, bilang na inyong magiging Vice Mayor. Mga minamahal kong kababayan, sana naman po, kung ano po yung pagmamahal na ibinigay nyo sa aking asawa, ay ganoon din po sana pagmamahal na ibigay nyo rin po sa aking dahil mahal ko po kayong lahat at hindi ko po kayo pababayaan. Pagmamayan po tayo na pong may kapal. Maraming salamat po. God first, Kabuyaw! Mga minamahal ko po, mga taga-Kabuyaw, ang ating pong Vice Mayor, ang asawa ng bayani ng Kabuyaw, ang asawa ng doktor ng bayan, hindi inalay ang sariling ang sarili niyang buhay noong panahon ng pandemya, makapagpagaling lamang ng mga may COVID-19 sa ating lungsod. Naiwan po tayo ng doktor, naiwan din po ang kanyang asawa. Masakit ang maiwan ng iyong minamahal. Huwag naman po nating kalilimutan at iiwanan ang asawa ng doktor ng bayan, number one sa Balota, Evelyn del Rosario. Isa po sa ating kasama ay mahal natin at kailanman ay hindi tayo pinabayaan, hindi rin natin kinalimutan. Tapos na ang termino bilang konsehal ng ating lungsod, ngayon ang may gagawin natin board member ng 2nd District ng Laguna, ang ipinagmamalaki ng Kabuyaw, ang pride ng Kabuyaw, ang kauna-unahang magiging board member ng ating lungsod doon sa provincial government, ang gumanista Tuti Carina! Happy ba? Happy? Happy! Hindi ako happy. Alam niyo bakit? Ano? 12-0 na 12-0. Eh, 13 naman kami dito sa taas. Ika, joke lang po. Huwag niyo pumalimutan. Pumalista. Tuti ka rin. Maraming salamat po. Lampot! Lampot! Oh, my God! Mga Great West! Eh, ganun po talaga yung sa yan. Gusto niya pipilitin. Ay,
kasama. Thank you. Yon. Wala lang. Sana hindi. Wala ko practice. Okay na. Ang talent ko po magpatawa, hindi gumanda. Maraming salamat po. Kami po ang bumubuo ng Team Jaime de Rosario. At ako po ang inyong likod, Dennis Denha Hain, number 3 sa balota. Ang gagawin ninyo, bagong mayor ng bagong lungsod ng Cabuyao. God bless Cabuyao!